maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong give up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina, Moms at Heart. Nagpapatuloy po ang ating paksain sa programang Moms at Heart. Welcome po ang bawat isa. Ito po ang inyong Mommy Bessie Rios. At ano nga po ba yung paksain yan? Nga po ay nakatuon sa atin pong mga elderly, senior, at hindi naman po senior citizen lamang. Dahil ang mga golden agers, 50 years old, ay medyo nag-aabot-abot na rin po at naghahanda-handa dito sa ating tinatawag na elderly years. So, yung Mommy Bessie Rios po, maya-maya ay meron po akong makakasama si Sir Mark from elderly home. So, Milagros, elderly home. Sila po ay bibigay ng mga iba't iba pong pag-aalaga sa tinatawag natin elderly sa isang center. At yan din po ay bilang tugon dun sa atin pong retired or reptile. Dahil isa rin pong bahagi kung saan po pwede ang ating reptile, no? Bagong gulong ay nalipat tayo ng lugar sa ating pumigulungan na namin ngayon ay nandurun tayo sa isang center. So yan po ay tatanawin natin ng maayos, maliwanag, isang brilliant. At ito nga po sinasabi, ang mga pananaw ay napakahalaga para magkaroon tayo ng isang pleasant na pagharap sa atin pong senior or elderly neighbors. Samahan niyo po kami sa iba't ibang mga pamamaraan sa ating pong very simple 702 DZAS AM 1 o di kaya naman po sa ating 702 FEDC Radio TV or sa Facebook ng Moms at Heart. Lahat ng yan po ay made available sa atin sa pamamagitan ng pagiging membro sa kapitanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ay po ay makakaruntahan ng mga iba't ibang bagay-bagay patungkol nga po sa ano nga po ba ang nakapaloob sa isang elderly center. Hindi din naman sa ating po mga features ay dagdag po yan sa ating pangpahubog sa mga susunod. Kamayin po ay ating nang welcome si Sir Mark mula sa ilang plasahin para po tayo ay hindi magkamali, Milagros Elderly Home Care. Alright, so narito na po ang aking sinasabi sa inyo kanina while I was introducing our program, ang atin pong tagapanguna at tagapangasiwa at siya pong may-ari. Ito nga pong ating pag-uusapan na isang elderly home. So I'd like to welcome at batiin din naman. Magandang hapon sa'yo, Mark. Can I just call you Mark? Yes po. Magandang hapon po sa inyo, Miss Bessie, at sa lahat ng iyong tagapakinig at mga sumubaybay ng iyong programa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yeah, magandang hapon sa ating lahat sa mga pag-uusapan natin. At sa ating po mga tagapakinig at taga-subaybay at yung atin po, dalawa po kasi tayo, di po ba? May nakikinig at meron din namang mga viewers. So this time, kung kayo po ay nag-view, nakikita niyo po kami at later on ay baka po meron tayong mga ipapakita na mga ilang mga bahagi din naman ano nito pong tinatawag natin na isang elderly care center. Mark, ano nga yung buong pangalan ng inyong elderly care center? Sige po. Ang aming elderly care po ay tinatawag na Milagros Elderly Home Care Services. Dahil ito po ay isang malaking milagro para sa amin, sa aming tahanan. At ito po ay mula sa pangalan ng aking ina na si Milagros. Yan, oo. So, Milagros, pangalan ng iyong mother, Elderly Home Care. Home Care, okay? Opo. Elderly Home Care. So, doon pa lamang sa pangalan ay
Of course, medyo pahiwatig na agad na mula Yes. ito sa isang babae, ano? Opo. Milagros, at sabi mo pa nga ay dahil sa isang milagro, ano? Ako, mga tagapakinig at taga-subaybay, ito pong salitang milagro ay maganda po na ating nakikita, naririnig, no? Sa ating pong usapan, lalo na nga po ngayong buwan ng mga senior or elderly, ano? Ano bang pagkapatinabi dyan na elderly? Bigyan mo nga ako ng mga edad. Ano ba mga edad ang mga nandi dyan sa inyong home care na yan? Opo. Dito po sa Milagros, so ngayon po, ang edad po ng aming mga inaalagaan ay mula 60 hanggang 98 years old. Isa po sa mga pinakamatandang aking inaalagaan ay umabot na po sa 100 na edad. 100, no? Opo. At iba-iba po ang kanilang mga pangangailangan, iba-iba rin po ang kanilang mga karamdaman. Ang mahalaga po ay mabigyan natin sila ang mga residente ng Milagros Elderly Home Care ng isang masaya at malinis na kapaligiran na kung saan maramdaman nila na sila ay nasa tahanan pa rin nila kahit malayo sa mga anak o sa mga taong nakapaligid sa kanila nung kanilang kabataan o nung kanilang sinasabing pink health. Dito po ay ino-offer po ng aming elderly home care na parang nasa bahay ka pa rin. Ayan, okay. So maganda yung iyong pagbibigay sa amin ng mga salita na yan. Kasi parang nakita ko dyan in a capsule, ano ba, no? Sa isang box, no? Ano ba ang ating tinatawag na home care? At yun ngang pangalan na home ay ito ay tumutukoy sa isang tahanan, di ba? At Apo. you know, kaya ako kasi naitanong yung edad, ano? Kasi pag sinasabing elderly at saka senior, di ba? No, dalawa kasi yan eh, elderly at saka senior. Tapos, I beg to disagree kasi minsan, like ako, hindi mo tinatanong, pero I'm already 69 years old, ano? So, isa na lang at ako'y pitong dekada na, no? Minsan, ano, kinokorek ko kasi pag inabot ko yung aking senior card, ang sinasabi minsan ng mga umaabot, I receive one, ano ba yung disability card. Oh, excuse me, sabi ko, no? Parang hindi siya isang one and the same, di ba? And even yun ang salitang disability, no? Actually, dito, no, sa aming station, no, kayo po ba ay sumusubaybay, no, mga mamsis at iba pa po na ka-tune in namin ngayon, merong God is Able na programa dito. In fact, parang after this program, parang mga 2 oras after that, lalabas na sila. And God is Able, ang gaganda ng kanilang mga stories doon. Apo. Tinignan, mukhang parang, ha, kaya ba niya? Ay, okay ba yan sa kanya? But then we discovered na because God is Able, nakakagawa sila. Tama po yun. Very normal yung buhay nila, di ba? No? And I think yan din ang isa dyan sa ginagawa ninyo sa inyong center, no? Apo. 60 years old yung youngest na sinasabi mo. Tama po. Apo. Walang naging younger than that. Wala pa naman po. Antayin po natin kung may mas bata pa makakapasok. Pero po, ang kalamitan po ng dahilan kung bakit po na napupunta po sa isang home care ang isang residente o isang matanda ay depende po sa pangangailangan po ng unang-una ng may katawan at pangalawa po ay ating ikonsidera ang pangangailangan din po ng pamilya o mga taong nag-aalaga sa kanya. Lalo na po ngayon na nagbago na po ang ating buhay. Nagbago na po mula nung pandemya na ating unti-unting nare-realize na may pangangailangan pala ng isang professional care tulad ng ating mga certified caregivers, ng mga geriatric doctors, at ng mga nurses na kailangan ng mas magandang pag-aalaga sa mga elders na may mga pangangailangan. Isaalang-alang din po natin kasi minsan iniisip natin na tayo po ay lumaki sa, of course, bilang mga Pilipino, malaki ang ating pagtanaw ng utang na loob o pagpapahalaga sa mga taong nagbigay sa atin ng buhay o tumulong sa ating paglaki. Kaya lang po, minsan isipin din po natin na habang tumatagal dahil nagbabago ang sitwasyon, kailangan pa rin nating mabuhay para sa ating sarili
para po matulungan natin yung mga tao sa paligid natin, gaya po ng mga elders. Hindi naman po ibig sabihin na dinala natin sa isang facility or sa isang elderly home ay parang inabandona natin. Isipin po natin na ang pagsusuporta sa matanda ay hindi biro. Kailangan po ng dugo at pawis at kasama na din ang tulong pinansyal at hindi po yun madali. Kaya sana mawala sa ating isipan na dahil wala sa ating poder ang mga mahal natin sa buhay, lalo na po mga elders, ay itinuturing natin na nineneglect natin sila. In fact, binibigyan pa po natin sila ng tamang serbisyo kasi iniiwasan natin na unang-una, maging dahil hindi natin sila naiintindihan at iba na rin ang kanilang pananaw at naapektuhan na rin po ang kanilang pag-iisip dahil sa karamdaman sa katawan at minsan sa kanilang dementia, Alzheimer's or Parkinson's disease. Hindi natin sila naiintindihan at minsan nagagalit tayo or kung nagagalit tayo, nagiging emosyonal ang matatanda or yung may sakit, tayo rin, opo, tayo rin, nagiging emotional tayo kasi marami tayong dinadala sa ating buhay. Kaya, mas maganda at kung ating iisipin na ibigay natin ng pagkakataon sa mga trained caregivers at mga professionals kasi ang pagtutulungan po ay hindi lamang po sa pamilya, kasama rin po ang mga health professionals. Naku, napakayaman naman ng mga impormasyon na yan patungkol sa serbisyo na mula sa isang home care for the elderly. At alam mo, Sir Mark, habang ikaw ay nagbabahagi ng mga bagay na yan na binibigyan ng halaga, yung pagkakaroon ng professional touch, no? Ay nagbaliktad na ako, no? Although matagal nang namayapa ang aking nanay. She died at the age of 84, no? Pero yan, dinanas namin matagal niya. Early 2000 siya noon na kinuha ni Lord. Pero yan, naramdaman ko yan yung sinasabi mo, no? Marang mga 4 months yata namin siyang inalagaan. Kumuha ako ng, of course, hindi naman professional yung caregiver na yan. And everyday, umaalis din ako. So when I go home at night, yan, checkin ko siya. Tapos, syempre, eto na, mag-iistorya na si caregiver, ano? Nahirap na hirap siyang pakainin, ano? Nagwawala, Opo. Ganyan. Opo. Tapos, ano, sinisigawan siya, ano? So hindi siya masyadong nakaka-move. So binabato siya ng kung ano-anong mahawakan, ano? And then, pag pinapakain, at yun, pagka, ano, misan, yung plato daw, gaganyan din sa kanya, magpupunta sa mukha niya yung pagkain, ano? And then, maabot yung kutsara, ibato sa kanya. So, ito yung mga nagiging karanasan, ano, ng isang pag-aalaga. Hindi naman siguro Opo. Lahat ay gano'n, no? But for me personally, ay ito yung aming naging karanasan sa aking nanay, ano? And yung sinasabi mo nga, dementia, minsan yan, di uwi ako, so medyo good mood siya, no? O nay, ganyan, kumusta ba araw mo? Sabi niya sa akin, umuwi ka na! Gabi na, hindi ka taga dito, sabi niya. Sabi ko, nay, bahay namin to. Hindi mo bahay to, bahay ko to. Sabi niya. Uwi ka na, uwi. Ayoko sa'yo, umuwi ka na. Gagaliin ka, magandiyan pa, no? Parang ano, yung magagalit siya, gano'n. So, ito po yung mga katotohanan, ano? Ito yung nangyayari. Opo. Yung pong nirelate nyo sa amin na istorya nyo sa inyong sariling ina ay isang bahagi po ng karanasan na pang-araw-araw na karanasan ng ating mga caregivers. Maliban po sa pagbibigay na ng technical na aspeto ng pag-monitor ng kanilang mga vital signs, ng pagbibigay ng gamot, yung simpleng pasyensya at pagmamahal na... Simple, madami. Madaming pasyensya. Para ang pagpapasyensya ay lalo na't isipin natin na hindi naman nila kaano-ano ang mga inaalagaan. Pero kinakailangan nilang bigyan ng pagpapahalaga ng napakahabang pasyensya at pag-aaruga ang mga matatanda or mga inaalagaan nila. So dito po sa Milagros, ganyan po ang aking ibinabahagi sa mga aking caregivers. Dahil isa sa mga kinakatakot ng mga pamilya is baka dahil sa kakapanood ng mga teleserye or mga pelikula na masyadong violente naman ang pag-portray sa isang home care, isipin po natin na minsan
Mali po yun. Okay? Dahil lalo na sa Okay. Milagros, isa po sa aming, ako po bilang may-ari at at administrator, isa sa mga binabahagi ko sa aking team ay extension sila ng tahanan natin. So hangga't kaya nating intindihin at maibigay ang nararapat na pag-aaruga sa kanila, bigay natin. Kung tayo ay nahihirapan, involve natin ang pamilya o ang legal guardian. Kaya mahalaga pa rin po ang role na ginagampanan ng pamilya o ng legal guardian at ng home care at caregiver sa nag-aalaga sa kanilang pamilya, sa kanilang elder. Yan, ako nakakalalim. Ano, lumalalim at nakakahaba na ang ating usapan, ano? Pero bago natin palawigin pa ang iba nating kwentuhan, ay nais kong tawagin ng isa nating mom sheet para ipahayag naman sa atin ang mga dagdag, ano, nakaalaman patungkol sa mga elderly at ganoon din naman paano sila tatratuhin. Walang iba kundi po ang ating pangpatibok ng puso na woman, si Mommy Weng Del Rosario sa kanyang heartbeat portion. Heartbeats. Heartbeats. A heart that believes in the spirit. Masaya at mapagpalang hapon pumuli sa ating lahat. Masarap palang tumanda. Yan ang aking nasabi sa aking sarili nang may napanood akong grupo ng mga lola na sama-samang kumakain, nag-i-enjoy sa kanilang activities kagaya ng jewelry making, painting, at maging organic soap making ay natututuhan nila. At alam niyo po ba kung nasaan sila? Sila ay nasa isang elderly home care. At napangiti pa ako ng isang lola na mahiliw na umiindak-indak. Masarap po talaga sa pakiramdam na makita ang isang lola na masaya. Para po sa ating mga anak, ngayon pa lamang ay dapat may plano at paghahanda na tayong gagawin para sa kapakanan ng ating mga magulang. May mga pagkakataon po talagang hindi maiiwasan na malayo tayo sa kanila sapagkat mayroon na tayong kanya-kanyang pamilya. Subalit, kadalasan ay nakakalungkot ang nagiging sitwasyon ng ating mga magulang na nag-iisa na sa buhay. Kaya kung ganito ang magiging sitwasyon, ay mainam po na ipagkatiwala natin ang pangangalaga sa kanila sa isang elderly home care. Sa gayon, ay mararanasan nila ang panibagong yugto sa kanilang buhay na pwede rin naman palang maging masaya at maging productive sa kabila ng kanilang edad. Pero paalala po na ang mas madalas na pagdalaw natin ang tunay na makapagpapasaya sa kanila. Saludo po ako sa mga kababayan nating pinili ang propesyong mag-alaga sa ating mga elderly. Talagang mayroon po silang pusong mapag-aruga. Kaya naman, nagagampanan nilang alagaan ang kalusugan, maging ang dignidad ng ating mga mahal sa buhay. Hindi po madali ang mag-alaga sa ating mga lola. Kaya't ang sarap lang po talaga sa pakiramdam at nakaantig ng puso ang ganitong kabutihan ng ating mga kababayan para sa ating mga kapwang mga nakatatanda. Kaya muli, saludo po ako sa inyo. Ang salitang mahal kita inay ay maaari nilang makalimutan, subalit ang pagpapadama mo nito ang hinding-hindi nila makakalimutan. Naway patuloy na magkaroon ng maayos na tibok ang pusong ina para sa ating Panginoon. Mami Weng po para sa Heartbeats. Maraming maraming salamat sa iyo, Mami Weng, sa iyong mga paalala patungkol sa ating pampatibok sa pusong ina sa Heartbeat. At medyo abang-abangan niyo po yan dahil ayan, isa sa aklat na raw po yung ating pampatibok ng pusong ina, which is being considered na itatawag po dyan ay talagang Tagalog na Tagalog. Tagalog na Tagalog. Tagalog na Tagalog. Parang ano eh, ang tibok ng pusong ina. Ito ng libro na ito. Mga sanaysay, ayan, mga essay, no? Tungkol po sa mga, ano ba yung gustong sabihin ng isang nanay, okay? So, back po sa aking kasama, si Mark, at ang ating pong pinag-uusapan. For those of you who tuned in or viewed the late, ay may kinalaman po sa seniors and elderly care. At dahil dyan, ay nag-feature tayo ng isang institusyon dahil hindi naman po lahat ng retire, no, yung bagong tire ay ito po ay isa rin, no, na opportunity or option ng atin pong pagbabago ng gulong. Nalipat ka ng ibang tahanan, di ba, no? Parang Opo. Yan.
So, pakirundown nga specifically, although na-mention mo na Mark kanina ang inyong services, but just so medyo mailalim pa at tumatak na sa Sige ating po. mga viewers and listeners. Yes. Okay. So dito po sa Milagros Elderly Home Care, ito po ginawa ko pong aming tahanan na parang tahanan pa rin ng ating mga lolo't lola. Hindi po ang kinakatakot is parang again dahil sa panonood ng mga teleserye at maling impormasyon na parang ospital or nakakatakot, madilim. Hindi po ganoon. Minemaintain ko po ang aming tahanan dahil ako po ay nakatira rin dito sa Milagros Elderly Home Care. Ako po ay isang HR professional for 20 years at mahalaga po na maipagpatuloy ko pa rin ang aking profesyon lalo na pag sa pag-handle po ng mga elders. Unang-una po, mahalaga na ma-maintain natin ang spiritual side ng ating mga elders. Pangalawa naman po, of course, ang aming mga kwarto, pangangailangan nila. Dito po, ang aming setup ay parang dormitoryo. Bakit po ganun? Kasi ang mga matatanda, pag nasa loob po ng isang kwarto, may hirapan po tayo na ilabas or baka mag-give in na sila. Mas madali sa kanila ang makapag-adjust kapag marami silang kasama at hindi sila matatakot. So, yun po, ang aming mga kwarto ay well ventilated, may provision po for air conditioning, pero sobrang maaliwalas po dahil kami po ay may garden, napupuno po kami ng mga halaman dito, kaya marami po pagkakataon na sila ay makapagpahangin. Ngayon naman po sa pag-exercise, kami po ay may mga foot bicycles na pinapagamit sa mga elders para po ang kanilang mga paa ay gumagalaw pa din. Meron din po kaming mga, of course, mga finger exercises, arm exercises to make sure ng kanilang health po ay okay at sila, yung kanilang mobilization sa paglalakad ay okay pa din. Ang kanilang pong, ngayon po, isa po sa mga libangan ng mga elders dito, unang-una syempre, walang katapusang chismisan. Walang katapusang kwentuhan. So isa po yun sa mga, of course, kinakailangan po ng mga elder ang may companion. Kaya po, ang kwentuhan po dito, samot-saring kwento ng buhay ng bawat elder, and kasama na rin po doon ang paglalaro ng bingo, ang pagpapuzzle. Importante po ang word hunt puzzle para po ma-maintain ang kanilang mental aptitude. And syempre, ang panonood po ng television, dahil po ngayon ay ibang henerasyon na may Netflix, Disney Plus, at HBO ang ating mga elders dahil kinakailangan pa rin po nilang makasabay. So, again po, dito po sa Milagro, sa aming maipapangako ay isang tahanan, isang malinis, maaliwalas, mabango na tahanan na magiging tahanan din po ng mga matatandang nangangailangan ng tulong sa assisted daily living or palliative care. Ayan, okay. Eh, Sir Mark, hindi ba isa rin kasi na nature, dahil sabi ko nga, nakita ko to sa nanay ko, yung ang kulit nilang pakainin. Opo. So, anong diet nila? Meron ba diyang na nutritionist o ano, prescription ang geriatric doctor? Dito po sa Milagros, we make sure po na kapag may mga dietary requirements po ang matanda, fina-follow po namin ang sinasabi po ng doktor. Kapag controlled naman po ang kanilang sugar, ang kanilang high blood pressure, ang kanilang pulse rate, syempre naman po, binibigay na namin yung masasarap na pagkain. Kasi papunta na po tayo. Ano ang favorite nilang kinakain dyan? Ano yung mga bawat? Nakakatawa po, Dok. Mahilig po talaga ang mga elders sa sabaw. So kahit anong may sabaw, miswa, sinigang, molo soup, mga anything po na may sabaw, gustong-gusto po nila yan. Pero number one pa rin, ang pansit. Dahil ang pahaba nga daw po ng buhay. Oo, oh, yan ang ano eh, ano, pagkaing Pinoy talaga, no? Kahit birthday o hindi birthday, ay may hindi pansit. Hindi nawawala ano? Ang pansit. Oo, hindi nawawala, yan. So, ano sila, nakakakain naman silang maayos, no? Apo, hindi may sila mga, birthday, apo, may mga elders na kinakailangan na talagang tulungan sa pagkain o pagsubo ng pagkain. Ang mga caregivers ko po na sobrang tsatsaga ay talaga namang tinututukan ng mga matatanda na subuan
para po sa kanilang nutrition. Yes, oo. Hindi lang po yun, dapat well hydrated. Kasi kapag mababa ang hydrate or dehydrated, bababa ang blood pressure at pwedeng kung saan-saan po mapunta. So, fina-follow po namin ang mga elders ay umiinom talaga ng tubig at kumakain sa tamang oras. Yan, ako, napakaganda naman, no? Parang tinitingnan natin yung holistic well-being ng ating mga elderly dyan. At nabanggit ko yung tungkol sa kanilang pagkain, kaya nais kong isingit na rin, ano, isa nating feature, ang ating kusina, Momshi, para sa kanyang mga pahatid balita ng nagaganap sa mga kusina ng ating mga nanay, si Momshi Chris. Hello mga inay! Ito po ang inyong inay Chris Morris upang magbahagi sa inyo ng iba't ibang practical tips sa ating mga kusina. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay about sa health benefits ng mga mani or peanuts. Alam nyo ba, ayon sa webmd.com, ang peanuts ay hindi siya kasama sa hanay ng mga nuts, kundi ito ay maituturing na legumes katulad ng green peas, soybeans at munggo. Hindi man siya kasing mahal ng mga sikat na mga nuts katulad ng mga almonds or walnuts, huwag nating maliitin ang health benefits ng peanuts. Alam nyo ba na ang peanuts ay tumutulong para maging healthy ang ating mga puso? Isa sa mga benefits nito ay pagpapababa ng kolesterol at tumutulong din ito upang maiwasan ang blood clots na nagiging sanhi ng heart attack at stroke. Alam nyo rin ba na mayroong mataas na protina ang mga peanuts? Kaya madali kang mabusog kapag kumain ito at nagtataglay ito ng mababang calories kaya't makakatulong ito sa pagpapapayat. O diba, healthy na, nakakapayat pa! Ayon pa sa webmd.com, ang pagkain ng peanuts ay maaaring makatulong para humaba ang ating buhay. Sinasabi sa malawakang pag-aaral ng mga na ang madalas na pagkain ng peanuts kasama pa ng ibang nuts ay mahaba ang buhay kumpara sa mga hindi kumakain ito. Dahil din sa ang peanuts ay maituturing na low glycemic na pagkain, mabuti itong pagkain ng mga may type 2 diabetes, lalo na sa mga babae. Overall, ang peanuts ay mayaman sa protina, magnesium, folate, vitamin E, copper at fats na maituturing na good fats na tumutulong upang mapababa ang ating kolesterol at mayroon din itong fiber. Ayon din sa research, ang peanut butter ay tumutulong upang mapababa ang chance na magkaroon ng stomach cancer sa ating mga lolo't lola. Mayroon ding babala tungkol sa ating peanuts. Although healthy ito, ngunit sa isang banda naman ay may mga taong mayroong sensitivity or allergy dito o sa iba pang nuts. Kaya maging maingat sa pagkain at alamin muna kung ikaw ay maaaring kumain ito o hindi. Kumonsulta sa inyong doktor sa anumang hindi ka nais-nais na pakiramdam pagkatapos kumain ng peanuts. So ayan, isa na namang practical tips mula sa inyong inay Chris para sa kusina ni inay. Sa kusina ni inay, dulot ay malusog at masayang tahanan. Maraming salamat po! Ma'am Shi Chris, maraming salamat sa iyong mga pahatid balita mula sa iyong kusina. Ayan, so ayan pong mga ating peanut butter, no? Ayan pala mga paalala tungkol sa peanut butter. Tatanungin ko tuloy ng side comment itong si Mark. Nagpapakain ba tayo ng peanut butter dyan sa inyong Oh, yes. Masarap yan, ano? Opo. Ano yung tinitawag na keto peanut butter? Ayan, less ano yun. Carbs yata yun, no? May kung ginagawa na kung ano-ano pa. Well, ito po ay mga diets, no, na kanina po ay nailahad na sa atin ni Mark kung paano sila nagpapakain. Natawa ako dun sa sabaw, no? Parang kasi yung mga elderly, parang gusto yung may ano sa lalamunan, eh. Yung parang paghihigop, ano, 'di ba? Kasi karamihan ng elderly, which I also experience kasi nga 70 na ako. Yung madali kaming matamid, no? Apa. Parang konting ano lang na nakaka-choke agad 'yan, 'di ba, no? So, para sa ating panghuli na portion ay nais ko naman na tanongin ka. Ano ba? Bakit ba? Kasi no, parang bigla ako na curious, no? Kasi hindi ka naman medical practitioner, no? Tapos yun nga, lalaki. So, bakit ba nagkaroon itong milagros elderly? Papa,
Nagsimula po ako Milagros Elderly Home Care dahil po sa aking ama na si Andy Cacho. Si Andy Cacho po ay 20 years po na isang home care administrator sa ibang home care. Noong panahon po ng pandemya, dahil hindi na po siya pwedeng lumabas ng bahay kasi restricted, hindi na talaga, wala po siyang gagawin. So ang sabi ko sa aking tatay, para galuhan kita ng retirement, mag-retire ka na, gawa tayo ng sarili mong home care. Nung nangyari po yon, kinonvert po namin ang aming tahanan sa home care na kanyang kinagisnan. Sadly po, ang aking pong ama ay pumanaw noong November 2020 at hindi niya na nakita talaga ang paglago ng amin ng Milagros Elderly Home Care. So isipin po natin na ito po ay nagsimula nung pandemya at nagpapasalamat kami sa Diyos na isang itong milagro. Kaya po pinangalanan ko sa aking nanay. Ang pagkakaroon po ng elderly home care ay may mga ups and downs, hindi po ba? Noong panahon po ng COVID, talagang isa lang ang magkasakit at nagpapasalamat din po kami na hindi po kami nagkaroon ng COVID patient dito po sa aming elderly home care. So naging stricto po kami doon. May mga masasayang araw kapag maganda ang mga moods ng mga lola at lolo, pero meron ding mga malulungkot kapag hindi natin sila maintindihan. Kasi iba-iba po ang moods ng mga matatanda, iba-iba rin ang kanilang dinadaing sa kanilang pansariling kapansanan or kakayanan. May mga demensya, may mga bipolar, may Alzheimer's, may Parkinson's. Iba po ang kanilang emotions. So, mabigat, pero kinakailangang lumagpas tayo sa isang araw. Kaya ang aking malaking aking pasalamat sa mga caregivers ko mula nung kami nagtayo. Dahil kundi dahil sa kanila, sa kanilang pagtsatsaga, malaki ang naitulong nila para lumago ang aming home care. Dahil iba po ang pagmamahal na kanilang binibigay. Ako po bilang may-ari, no? Dati po akong nasa HR profession. Ako po ay sinasabing noong 2021 ay top 100 Filipinos on LinkedIn. Mula po nung ako na po ang nag-manage, talagang sinabi ko, Lord, tulungan mo ko. Kung ito ang purpose ko sa buhay, sige, ibigay mo sa akin ang tama at naayon para maitaguyod ko itong home care na ito. So bilang yun po ay tinulungan ako ng Panginoon, of course, at ng mga mahal ko sa buhay, mga kaibigan at mga taong advocates din ng elderly. Dahil again, ang pagtatayo po ng home care ay joint effort, hindi lang to para sa akin. So malaking pasalamat sa mga taong na-involve para po magawa po ang Milagros. So sa kaya po sabi ko, binago ng buhay ng mga matatanda ang aking pang-araw-araw. Karamihan po pag lumalabas ako, kinakailangan bumili ng diaper, ng gamot. Minsan nakakaligtaan ko na yung sarili ko. Pero gaya nga ng sabi nila, ano ba yung nagpapasaya sa iyo sa araw-araw? And ngayon po ang nagpapasaya talaga sa akin ay yung paglilingkod sa mga matatanda. Yan, ako nakakatuwa naman. At ang gusto kong ilalim dyan sa inyong sinabi ay nagkaroon kayo ng commitment ni Lord. Kasi sabi mo, sasamahan ka ni Lord, tuturuan ka ni Lord, and indeed, He was faithful and true. Kaya andyan dyan na ang kanyang mga milagro, no? Sa Milagros Home, Elderly Home Care. Home Care, di ba? Tama? Milagros okay. Elderly Home Care. O, tama, okay. Milagros Elderly Home Care. Now, para sa ating pagtatapos at mga ilang paalala mo, isa ano ang iyong gustong iwanan, no? Na paalala sa ating mga kasama sa pakikinig or pag-review, no? Ng ating programa dito para mahubog ang mga puso patungkol dyan sa pananaw at sabi mo nga, pagmamahal sa ating mga elderly. Opo, marami pong salamat Miss Bessie sa pagkakataon na to at sa mga tagapakinig ng of course ng inyong programa. Ang gusto ko lang pong iwanan bago po matapos ang ating diskusyonan, lahat po tayo ay tatanda. At one point, lahat tayo nung at tayo mga bata, nagawa natin ang gusto nating gawin sa buhay. Kaya lang, tatanda tayong lahat. At dahil sa pagbabago ng panahon at mga pangangailangan,
kinakailangan tayong tumugon sa mga professional caregivers and home care para mabigay ng magandang buhay ang mga huling araw natin sa mundong ibabaw. So habang tayo po ay nabubuhay at kasama natin ang ating mga lolo at lola, bigyan natin sila ng pangunawa, ng pagmamahal, at alamin din natin kung ano sila dati para malaman natin na nakikita lang natin sila kasi matanda na sila. Pero importante na kilalanin din natin kung ano yung naging buhay nila dati dahil bilang kabataan, marami tayong matututunan sa kanila. At dahil sa natutunan natin sa kanila, mas lalawak dapat ang respeto at pagpapahalaga sa buhay. Wow, napakaganda, no? So, panawagan po yan sa ating mga kagaya ko na elderly at gaya nga po ng ating paksain for this month ng Retire. Gusto ko yung huling sinabi mo, tayo daw po na mga elderly, no? Yung marami na tayong taon dito sa mundo, no? Na nakita, ay magandang ibahagi natin ito sa susunod na generation. Tama po yan. So, maraming salamat sa iyo, Mark, sa pagsama sa amin. Pong salamat. At yan na naman po nagtatapos ang ating isang puntahan dito nga po sa ating programa Moms at Heart, ang programa humurubog sa ating pong mga pusong ilang. Pero ang lahat ng hindi po natin tatapusin nang wala po tayong closing prayer. So wala po always sa kung saan nagpasimula ang ating pong praying Moms at Heart ay bibigyan po tayo ng isang pagtatapos sa panalangin Dear Heavenly Father, thank you for the gift of life. Thank you for our children that you have entrusted to us. As our kids are growing up, help us, Father, to be a good example and a godly parent for them. Help us, Lord, especially we mothers, to bring them up in proper discipline and instruction. May we guide our children na sa kanilang paglaki ay maging mabuti silang tao at mabuting mamamayan. Bless our children, dear God. Guide them and protect them sa kanilang pag-aral at pagpasok sa paaralan. Keep them away from the evils of this world. Let not bad influence corrupt their precious minds and heart. Pagpalain niyo po ang kanilang pag-aaral and allow them to gain more knowledge to glorify you. Bless them, dear God, with good health. Protect them from bullies. Protect them, Lord, from bad influence. Guard them against evil attack and deception, both online and offline. I pray, dear God, to bless them with wisdom and understanding to know what is right and what is wrong. Purify also their heart, Lord, and also their mind, so their action or character never come to pride, anger, or bitterness. May they always desire to walk with humility and to have a caring heart na kahit mga murang edad pa lamang sila ay matutunan na nilang magpahalaga sa mga taong kapos sa pangangailangan. Magkaroon din po nawa sila ng malalim na kaunawaan sa pananampalataya sa iyo. And may they always honor you in everything they do. Thank you, God, for blessing our children, and we entrust them all into your hands. In Jesus' name, amen. Hello mga mamshis! Isa sa pinaka-importanting role natin bilang isang ina ng tahanan ay i-cover ang ating family sa panalangin. So ngayon po ay meron tayong 4 na tips on how to pray effectively sa gitna ng kabisihan nating mga nanay sa pang-araw-araw. Una po ay praise Him in the midst of everything. Ang ating panalangin na may kaakibat na papuri at pasasalamat ay tunay ngang nagkakapagbigay ng galak sa ating buhay na Diyos. Pangalawa po ay rest in His presence. Sabi nga po sa Jeremiah 29:13, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." At syempre, wala pong maikukumpara sa presence ng ating Panginoon. In His presence, matatagpuan natin ang tunay na kapahingahan at peace.
Pangatlo po ay ask until something happens. Paul reminds us to pray without ceasing. Answered prayer. Upon answered prayer, tayo pa din po ay patuloy na makiniig sa ating Panginoon as long as we live. And lastly, yes and amen. Sabi po sa 2 Corinthians 1:20, for all the promises of God in Him are yes, and in Him, amen, to the glory of God through us. Tunay at mapangahawakan po natin ang mga pangako ng ating mahal na Diyos. All we have to do is to trust Him, have an all-out faith in Jesus, and give thanks in all and every circumstances in our life. We have to keep praying for our family, especially for our children. Muli po, magandang araw, and God bless po sa ating lahat, mga mamshies! Maraming salamat sa iyo, Mamshi Virgie, at sana nga po ay inyong subukan na kami po ay inyong samahan sa ating pong ginagawa linggo-linggo, na hindi lamang po panalangin ang ating pong pinag-uusap-usapan dito, ginagawa sa ating pong praying moms at heart. Kung hindi, meron po tayong mga tips kung paano tayo higit na magliligaw ng paraharapan. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang ating pong pagsasama-sama was made available through very simple 702 DCASAM band, or di kaya naman po sa ating Moms at Heart na Facebook, or sa ating 702 DCASFEBC Radio TV. And all because miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Aging Mami Betty News, laging nagiiwan ng magandang masiglaan, always pinagpala. Ito pa.